Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa nakikita natin, no? Sinalang buhangin at saka dito sa balde at saka sa semento. Yan po yung pag-aaralan natin kung ilang balde raw po ng buhangin, no? Ang magagamit natin sa isang sako or isang bag ng semento. Napakahalaga po ng topic na yan kasi ito pong balde, no? Napakadali pong gamitin yan, no? Sa totoo lang, marami pong gumagamit na balde ang ginagamit sa paghahakot ng buhangin. Actually, pati graba, no? Kaya lang ang topic po natin dito buhangin, no? Ngayon na ito pong balding ito, ito pong balde ng pintura na ito, 16 liter po ito, no? Bali, ito pong balding ito, no? Yan po yung gagamitin nating panukat, no? So mamaya makikita po natin na meron pong tayong trabahador na laborer na maglalagay po ng buhangin dito, no? Bali, pansinin nyo po, hindi po niya pupunuin itong balde ng buhangin, no? Meron pong dahilan yan, no? Mamaya po, i-discuss ko sa videong ito yung dahilan na yan, no? Step by step po nating i-discuss ito pong topic na ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po tayo sa video kong ito. Bali, ito po yung sinasabi ko, no? Na ito pong balde, meron po tayong trabahador na maglalagay po ng buhangin dyan. Pansinin nyo po, no, yung dalawang balde na yan, hindi po niya pupunuin, no? Yan po yung susunod na topic na i-discuss ko sa videong ito. 16 liter po na balde yan, no, ng pintura. Yan po yung magiging unang topic po natin, no, sa video kong ito. Bali, ito po, no, ipapaliwanag ko na kung ano pong dahilan, no? Ito pong isang bag ng semento na 40 kilograms. Pag inilagay po natin ito dun sa 16 liter na balde ng pintura, katumbas po yan ng dalawang balde. Pero hindi po puno. Ayan po yung dahilan, no? Yung laborer natin hindi po pinuno yung balde, no? Bali, hindi rin po puno kasi itong simento natin kung ilalagay po natin sa dalawang balde. Kaya yan po yung isang importanteng bagay na dapat nating i-consider bago po tayo mag-compute dun sa computation natin sa topic nating ito. Okay, punta na po tayo sa computation natin. Okay, dito po sa computation natin na ito, no, sasagutin na po natin ngayon yung kung ilang balde po ng buhangin, no, ang magagamit natin sa isang bag ng simento, no? Since nasagot na po natin yung dami ng simento kung ilalagay sa balde, no? Dalawa po palang balde yan na hindi puno. Ngayon po masasagot na po natin kung ilang balde ng buhangin ang magagamit natin sa isang bag ng simento. Kung i-apply po natin yan sa CHB wall natin, plaster, no? At saka sa mortar, dito po sa palitada at saka pag-asintada, no? Class A po, no? Ang ratio, no? 1:2. So, isang parte ng simento sa dalawang parte ng buhangin, no? So, ibig sabihin, isang bag ng simento sa dalawang bag ng buhangin, no? So, ang mahalagang technique po dyan, yung pong dalawang balde ng simento, ita times 2 lang po natin kasi yung ratio natin 1:2, no? Ita times 2 po natin itong dalawang balde ng simento, 2 times 2, bali ang answer po dyan 4. So ibig sabihin, 4 na balde ng buhangin, no, ang magagamit natin sa isang bag ng simento, no? Kung class A po yan, ratio is 1:2,
sa plaster at saka sa mortar. Ito po yung kagandahan na nang alam na natin, no, yung isang semento na 40 kilograms eh katumbas po pala ng dalawang balde na hindi puno, no. Ayun po, no. Kaya kung dito sa class B ang ratio is 1:3, ito pong dalawang balde ng semento na hindi puno, itatimes 3 lang po natin para makuha po natin yung balde ng buhangin, no. Bali 2 times 3, bali 6 po 'yan. So ibig sabihin, 6 na balde ng buhangin, no, ang magagamit natin sa class B ratio 1:3 para sa plaster at saka sa mortar. Siyempre para sa class C po, no, same procedure, ang ratio niya is 1:4, no. Bali kung 1:4 po, siyempre ito pong dalawang balde ng semento, itatimes 4 po natin, no. 2 times 4, ang answer po 8. So ibig sabihin, 8 balde ng buhangin, no, ang magagamit natin. Kung ang gagamitin natin eh class C, 8 balde ng buhangin sa isang bag ng semento. Ayun po yung class C ratio 1:4. Para naman po dito sa huling class, no, ng plaster at saka sa mortar, yung palitada natin at saka sa pag-asintada, no, yung bali class D ratio 1:5, no. Bali kahit na matabang na po yan na i-discuss po natin, ito pong dalawang balde ng semento, no, na hindi puno, itatimes 5 lang po natin, no. So 2 times 5, ang answer po dyan 10. So ibig sabihin, yung buhangin po na magagamit natin, 10 balde po yan, no. So ganun lang po kadali, no, yung pag-compute-compute ng dami ng balde ng buhangin, no, sa isang bag ng semento. Kaya napaka-importante po, no, ng alaman natin, no, malaman natin, no, na ito po palang isang bag ng semento na 40 kilograms. Eh katumbas po pala ito ng dalawang balde ng 16 liter, no, na balde po ng pintura na hindi po puno, ha, halos nasa guhit lang po nito yung semento na yan, dalawang balde. Kaya ayun po ang dahilan, no, kaya ito pong sinalang buhangin, no, kung napansin nyo, ito pong sinalang buhangin, no, nung ilagay po ng trabahador natin, no, dito sa balde, eh hindi po niya pinuno. Ang dahilan po niyan eh baka hindi po niya kayang buhatin, hindi po 'yon, no. Kasi po yung bag ng semento pag nilagay po sa dalawang balde na yun, hindi rin po siya puno. Okay, ayun lang po, no. Kung nagustuhan niyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe.